Bago po tayo magsimula, lahat tayo yumuko ang manalangin. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong pananasalita. Sa pamamagitan ng dakilang sakripisyo sa cross, kami po ay naligtas ng lubos. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, kami po ay manatili sa inyong maluwalhating iglesia. Ngayon na raw din po, kami po ay makatipon sa lugar na ito, sa inyong harapan. Kaya po, pakitulungan niyo po kami upang maunawan ang inyong pananasalita sa pangitan ng tulong ng Espiritu Santo. Ngayon, nakikita po namin yung maraming tanda ng katapusan ng panahon. Pakitulungan niyo po kami upang maibahagi ng inyong ebanghelyo ng mabuti sa pangitan ng konting nalalabing panahon. Pakisuriin niyo po yung aming puso, isip, upang baguhin yung aming buhay, alinsunod sa inyong kalooban, para sa inyong kaluwalhatian. Mula sa simula hanggang sa wakas, gabayan niyo po kami sa oras na ito. Idinalangin namin ito sa pangalan ni Hesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Okay, buksan po natin ang Biblia. Apocalypse chapter 2. Apocalypse chapter 2, verse 1. Apocalypse chapter 2, verse 1 hanggang 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sa anghel ng iglesia sa Efeso ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng may hawak ng pitong bituin sa kanyang kanang kamay na lumalakas sa gina ng pitong gintong ilawan. Alam ko ang inyong mga gawa, ang inyong paggawa at pagtsatsaga. Hindi mo mapagtiisan ang masasamang tao. Sinubok mo ang mga nagsasabing sila'y mga apostol, ngunit sila'y hindi gayon. Natuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis, nagsisikap ka dahil sa aking pangalan, hindi ka nagpagod. Ngunit ito ang hindi ko gusto o laban sa iyo, iniwan mo ang inyong unang pag-ibig. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka. Gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo, alisin ko ang inyong ilawan mula sa kinaklalagyan ito, malibang magsisi ka. Ito pa ang mensahe ng Panginoon Jesus tungo sa Efeso Church. Dito po sa Revelation chapter 2, 3, meron pong mga churches sa panahon yon, pero ito po ang mensahe din po para sa lahat ng churches sa buong mundo. Kaya Efeso Church, ayon po sa talatang ito, sila pa isa sa mga mabuting iglesia. Kasi sabi dito, alam ko na ang inyong mga gawa, ang inyong paggawa, pagtsatsaga, tapos doon sa verse 3 din po, alam ko rin ikaw may pagtitiis, nagsikat ka dahil sa pangalan ng Panginoong Diyos, tapos hindi ka mapagod. Kaya meron po silang gawa, pagtsatsaga, pagtitiis, sigasik, hindi sila magpagod para sa pangalan ng Panginoon Diyos. Kaya po, Efeso Church, sila pang isa sa mabuting iglesia. Pero meron pong seryosong problema din na sinabi ng Panginoon Jesus, iniwan mo ang inyong unang pag-ibig. Kaya po, unang pag-ibig. Pag-aralan po natin tungkol sa unang pag-ibig, tapos yung mga lesson galing sa mensaheng ito. So, ano pang unang pag-ibig? Ano pang unang pag-ibig? First love. Yung unang pag-ibig naman, hindi ito ibig sabihin meron pang pangalang pag-ibig, pangatlong pag-ibig, pangapat na pag-ibig.
Yung unang pag-ibig, ibig sabihin, yung pag-ibig na natanggap natin nang tayo pa ay naligtas. Yung pangunang pag-ibig. Tapos, ito pang pag-ibig ng Diyos na natanggap natin, na ipinakita sa cross doon sa Calvary, sa pangitan ng pagtanang ng dugo niya. So lahat ng aming kasalanan ay tinubos na. Kaya sa pangitan ng dugo ng cross ng Panginoon Jesus, ang pag-ibig ng Diyos ay may pahayag. Ito po ang unang pag-ibig. Kaya Colossians chapter 1 verse 6, sabi dito, Colossians chapter 1 verse 6, nang dumating sa inyo, gayon din naman, kung paano ito mamumunga, lumalago sa buong sanibutan, gayon din naman sa inyo mula ng araw, meron pong araw, na inyong marinig, maunawan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Meron pong araw na tayo po ay naligtas. Sa panahon yon, naunan po natin yung biyaya, yung pag-ibig ng Diyos. Sabi ng Philippos chapter 5, chapter 1 verse 5, ito pang unang araw. Unang araw. Mula ng unang araw hanggang ngayon, tuloy-tuloy daw sila sa fellowship kasama ng ebanghelyo. Kaya po, nang tayo pa ay naligtas, naunan po natin yung pag-ibig ng Diyos. Ito pang unang araw. Ito pang ating spiritual birthday. Mula na unang araw hanggang sa ngayon, tapos hanggang sa kanyang pagdating. Ito pang ating Kristiyanong pamumuhay. Kaya yung pang unang pag-ibig. Kaya po, nang tayo pa ay naligtas, naunan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa pangitan ng tulong ng Espiritu Santo. So, unang Korinto chapter 2 verse 12, nang aming tinanggap hindi ang Espiritu ng sanibutan kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayat na ibinigay sa amin ng Diyos. Kaya paano natin tinanggap ang pag-ibig na ito, unang pag-ibig? Kaya sa mundong ito, meron pong dalawang klase ng tao. Meron pong tao na may unang pag-ibig mula sa Diyos. Meron pong tao na walang unang pag-ibig mula sa Diyos. Kaya po, ipinakita ng Diyos, ipinahayak ng Diyos ang kanyang unang pag-ibig, ang biyayang ito sa mga handang puso, sa mga nagsising puso, sa pangitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya napakahalaga po yung unang pag-ibig na tinanggap natin. Nang tayo pa ay naligtas, ano pang nangyari? Una, sa pangitan ng Bible study, naunan po natin kung sino po tayo sa harapan ng Diyos. Kaya tayo, nang tayo pa ay handa na, may pahayak ng Espiritu Santo ang pag-ibig na ito. Kaya unang Korinto chapter 2 verse 8 hanggang 10, walang sino man sa mga pinuno ng sanibutang ito ang nakaunawa nito, sapagkat kung naunawa nila, hindi sana nila ipinako sa cross ang Panginoon ng kaluwahatian. Sa panahon yun, mga meron pa pariseo, eskriba, religyoso po sila, marami po silang alam tungkol sa Bible. Pero, hindi nila talagang naunawaan kung sino po si Jesus, yung mensahe ni Jesus. Pero, subali, verse 9, kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, hindi narinig ng mga tanginga, hindi pumasok sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos
Yung mga inihanda ng Diyos, yung dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi nakita ng mga mata ng tao, hindi marinig ng mga tainga ng tao. Hindi pumasok sa puso ng tao ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay ipinahayak sa amin ng Diyos sa pangitan ng Espiritu. Sa pangitan ng Espiritu. Kaya yung unang pag-ibig na ito, hindi pangkaraniwang pag-ibig, ito pang pag-ibig ng Diyos. Hindi nanggagaling sa sanibutan nito, kundi dahil galing sa kanyang kaharian sa pangitan ng Espiritu Santo. Kaya ang mga ito ipinahayak sa amin ng Diyos sa pangitan ng Espiritu. Sapagkat sinisiyasak ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalim na mga bagay na ito. Kaya sa pangitan na ating sariling kapangyarihan, hindi kaya natin maunawan yung unang pag-ibig na ito, hindi kaya natin tanggapin ang unang pag-ibig na ito. Kundi sa pangitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo para sa mga naksising puso, para sa mga handang puso. Kaya po, Lucas chapter 10, verse 21, sabi dito, nagalak siya, nagalak si Jesus sa Espiritu Santo. Nagalak si Jesus sa Espiritu Santo. Bira po yung ganitong mensahe, nagalak si Jesus sa mundong ito, nang nasa mundong ito pa siya. Nagalak siya sa Espiritu Santo. Sinabi, ako ay magpapasalamat sa inyo, Ama, Panginoong ng langit ang lupa na inyong ikinubuli ng mga bagay na ito sa mga marurunong at matatalino. Ipinahayag mo ang mga bagay niya sa mga sanggol, O Ama, sapagkat gayon ang nakalugos sa inyong harapan. Ikinubuli ang mga bagay na ito. Ano po yung dakilang ebanghelyo sa mga marurunong matatalino? Akala nila marurunong, akala nila matatalino, di ba? Sa kanila ikinubuli ng Diyos. Tapos ipinahayak ng Diyos ang mga dakilang ebanghelyo sa mga sanggol, yung mga nagsising puso. Yung mga pusong dalisay, sa kanila po ipinahayak ng Diyos. Kaya nagalak daw ang Panginoon Jesus sa panahon yon. Kaya Mateo chapter 5 at chapter 7 verse 6 naman, huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay, huwag kayong magtapon ng inyong mga perla sa harapan ng mga baboy, baka yurakan nila ang mga bagay na ito. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga banal na bagay, huwag kayong magtapon ng mga inyong mga perlas sa mga baboy. Mga aso, mga baboy, anong po ito? Yung pang parang simbol ng mga puso, simbol ng mga hindi ligtas, ano? Simbol ng yung mga tumangi kay Jesus, spiritual. Simbol na ito, mga hangar spiritual. Sa kanila po, huwag ninyong ibigay ang mga banal na bagay, yung mahalagang ebanghelyo. Kaya po, kung meron po tayong Bible seminar, mailan po sila umaten, 30, 40, 50, mga 100 bakuhan na umaten, pero hindi po sila lahat maligtas, itipindi sa kanilang puso. Yung ilan sa kanila naman, talagang sumusunod sa salita ng Diyos sa Bible seminar, pero ilan po sa kanila ay hindi sumunod sa salita ng Diyos. Kaya po, sino ang iniligtas ng Diyos? Sino po ang parang, sabi dito, mga sanggol? Gaya ng mga tax collector, di ba? Lucas chapter 18 verse 13, Diyos mahaba ka sa akin na isang miserableng makasalanan.
So dinadagukan ang kanyang dibdib dahil sa yung problema sa kasalanan, yung puso niya talagang nawasak. Nagsisi siya talaga. Sa kanila, ipapahayak ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. Kaya po, si Apostle Pablo, siya pang isa sa pinaka-mabuting apostle, pero ano pang patotoo niya? Hindi daw karapat-dapat na tawagin apostle sapagkat inusik ko ang iglesia ng Diyos. Tama po, inusik niya ang iglesia ng Diyos. Tama po ba? Pero maligtas naman siya, tapos inihandok niya ang kanyang buhay. Kaya kanon, hindi karapat-dapat sa natawagin apostle. Nakikita natin kung gaano mapapagumpa ba si Apostle Pablo. Sabi niya, 1 Corinthians chapter 15:18, tula sa isang ipinangnawalang wala sa panahon. Siya po ang parang isang sanggol daw na ipinanganak na wala sa panahon. Ibig sabihin, kulang sa mga buwan. Dapat 9 months tinapos niya, pero siya pa ipinanganak parang 6 months lang daw, 7 months lang daw. Parang may kulang daw. Mga taong may kulang, sabi niya. So ito po ang nagsising puso, ito po ang pusong wasak na karapat-dapat sa Panginoon. Sa kanila po ay ipapahayak ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig. Ito pa ang unang pag-ibig. Kaya po, yung unang pag-ibig, ito po ay napakahalagang bagay. So, kaya po, 1 Timoteo chapter 15, chapter 1 verse 15, siya po ay, sabi niya, ako ang pangunahing sa mga magkasalanan. Pangunahing sa mga magkasalanan. Kanya na naman, parang hindi na ako karapat-tapas apostle, ako ay may kulang. Ngayon, ako ang pinaka-miserable ng magkasalanan. So, sa totoo lang po, tayo din po ay talagang lahat pinaka-pangunahin sa mga makasalanan. Ito pang pusong ligtas. So, nang naunan po natin yung ating lahat ng mga kasalanan, ipinahayak ng Panginoong Diyos yung kanyang pag-ibig na ipinakita sa cross sa pangitan ng gospel. Sa biyayang ito, tayo pa ay naligtas. Kaya meron pong halimbawa doon sa tabi ng Panginoon Jesus na sa Calvary, no? Meron pong dalawang kriminal na ipinako sa cross. Isa sa kanila ay naligtas, isa sa kanila hindi naligtas. Ano pang nangyari po? Doon po sa Mateo chapter 27 may dalawang 38 may dalawang tulisan na ipinakong kasama niya, isa sa kanya sa kanan, isa sa kaliwa. Siya ay ipinalipusta ng mga naktaran and pailingling, nagsabi, ikaw na gigiba sa templo sa ikatlong araw ay itatayo ito, iligtas mo ang inyong sarili muna, ikaw ba anak ng Diyos, pumaba ka na sa cross. Iniinsulto nila si Jesus. Sabi niya, naligtas siya sa nang iba, hindi niya may ligtas ang kanyang sarili. Siyang hari ng Israel, bumaba siya ngayon sa cross. Tapos verse 44, gayon din po, ayon sa talatang ito, sa gayon ding paraan, inalipusta siya ng mga tulisan na ipinasko sa cross sa kasama niya. Mga tulisan, ibig sabihin, sa kanang kaliwa, la sila ay nagmura, palagang nagmura kay Jesus. Iniinsulto nila si Jesus. Pero isa sa kanila naligtas. Paano ito nangyari? Dahil isa sa kanila ay yung puso ng isa sa kanila ay nawasak,
Sa pangitan ng mensahe ng Panginoon Jesus, verse 23, chapter 23, Lucas chapter 23, verse 33 hanggang 34, nang dumating sila sa lugar na tinatawag na bungo, ang kanilang ipinako siya sa cross kasama ng kriminal, isa sa kanya sa kanan at sa kanyang kanan sa kanyang kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sila ay nakpalabunutan upang pakatian ng kanyang damit. Kahit sa cross, meron pong mahalagang mensahe na iniwan ng Diyos sa ginna ng grabing sakit. Ama, alalahanin mo. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Siguro nang narinig ng isang kriminal ang mensahe ng Panginoon Jesus sa ginna ng grabing sakit, siguro siya po ay magkaroon siya ng takos sa Diyos. Tama, siya naman walang kasalanan, pero gaya ng alam ko, dahil sa yung mga katigasan ng mga reliyosong tao, siya po ay pinako sa cross. Ako naman, pagkatapos ng kamatayan, hindi ko alam kung ano pang mangyari. Humiyako ng biyaya sa kanya. Kaya po, sa simula naman, silang dalawa ay nagsabi ng masama kay Jesus, pero nakita natin yung mga papabago ng puso o ng isang kriminal. Meron ding nakasulat sa verse 39, patuloy siyang pinagtawagan ng isa sa mga kriminal, ipinako, hindi ba ikaw ang Kristo, iligtas mo ang iyong sarili, kami? Subali sinasaway niya ng isa sa kanya, sinabi, kanina yung dalawang kriminal ay nagsabi ng masama, pero ngayon isa ay nagbago na po. Subali sinaway siya ng isa, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hator ng kaparusahan, tayo'y nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat ng kabayaran sa ating mga gawa. Subalit ang taong ito hindi gumagawa ng anumang masama. Kaya Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa inyong kaharian. Oo, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon ikaw ay magkasama ko sa paraiso. Kaya po, sa mga naksising puso na may takot sa Diyos talaga, ay may pahayak ng Diyos ang kanyang biyaya kahit sa ginna ng grabing sakit. Kaya tayo din po ay naligtas sa pangitan ng kanyang sakripisyo o kanyang biyaya. Kaya nang nakita natin ang Panginoon Jesus sa cross sa pangitan ng salita ng Diyos, gaya ng Isaiah chapter 53, verse 5, siya ay nasugatan dahil sa ating mga paksway, siya ay binukpok dahil sa ating mga kasamaan. Siya ay nasugatan, siya ay binukpok dahil sa kanyang kasalanan po, sa ating kasalanan, ating sariling kasalanan. Kaya paminsan sa Bible seminar, ilagay natin yung ating pangalan. Siya ay nasugatan dahil sa mga paksway ni sino-sino. Siya ay binukbog dahil sa kasamaan ni sino-sino. Tama po. Totoo po yun. Kaya po, nang tayo po ay naligtas, talagang naunan po natin kung anong ibig sabihin ng sakripisyo ng Panginoon Jesus, kung gaano katakila yung pag-ibig ng Diyos, yung pangunang pag-ibig. Ay Galatians chapter 3 verse 1, hangar mga taga-Galatia, sino ang kumayuma sa inyo sa harapan ng inyong mga mata, hayagang ipinakita si Jesus na ipinako sa cross. Sa harapan ng inyong mata, anong klaseng matang ito? Spiritual na mata, yung mata ng ating puso. Hayagang ipinakita, sino pang magpapakita sa atin ang Espiritu Santo? Nang tayo pa'y handa na, hayagang ipinakita si Jesus Kristo na ipinako sa cross. Kaya po, nang nakita ng
nang nakita natin ang cross, nakita din natin yung dugo ng Panginoon Jesus sa cross. Kaya ginagawa ang kapayapaan, Colossians chapter 1 verse 20, ginagawa ng Diyos ang kapayapaan sa pangitan ng dugo ng kanyang cross. Sa kanyang cross tayo po ay naligtas. Kaya po, wala na iba. Yung cross, yung dugo ni cross ng Panginoon Jesus, ito po ang ating pinakamahalagang bagay sa atin. Kaya dahil dito, tayo po ay nagagalak. Nagagalak na may galak na hindi may paliwanag at puspos ng kaluwahatian buhas sa langit. Kaya po ito pala ang ating ito pala ang unang pag-ibig na tinutukoy ng verse na ito. Kaya gaano kalakop ko po yung unang pag-ibig na ito? Kaya ano pang nangyari sa mga tao na may unang pag-ibig, na tumanggap ng unang pag-ibig? Colossians chapter 6 verse 14. Subalit huwag nawang mangyari sa akin ang pagmamalaki maliban sa cross ng ating Panginoon Hesus Kristo. Maliban sa cross ng ating Panginoon Hesus Kristo, ibig sabihin, ito lang po ay pinaka mahalagang bagay sa ating buhay. Kaya, ano pang pinaka mahalaga sa ating buhay? Malaking halaga ng pera, mabunting trabaho, magandang katawan, ano po, masulok, malusok na yung katawan, ano po yun? Jesus Kristo, cross ng ating Panginoon Jesus Kristo. Dahil dito tayo po ay nagagalak, dahil dito tayo po ay naging malakas. Ito po ang ating kalakasan. Tama po. Kaya anong uri ng pag-ibig na ipinakaloob sa atin ng Ama? Masta ninyo kung anong uri ng pag-ibig upang binayaran ng yung ating lahat ng mga maduming kasalanan upang iligtas tayo mula sa walang hanggang pagtrusa, upang dalhin ng Diyos ng lahat ng kanyang anak tungo sa kanyang kaluwahatian, siya pa'y dumadaan sa grabing sakit. Bakit po? Dahil minamahal niya tayo. Yung pag-ibig ng Diyos ay hindi pangkaraniwa. Ito pa ang unang pag-ibig. Tayo'y umiibig sapagkat siya ang unang umiibig sa atin. Kaya ano pang nangyari sa mga na may unang pag-ibig? Nagsimula silang umiibig sa Diyos higit sa lahat. Kaya ano pang tanong ng Panginoon Jesus kay Pedro? Minamahal mo ba ako higit sa lahat? Higit sa mga ito? Opo, Panginoon. So, yun pa ang naging sagot ng mga na may unang pag-ibig. Kaya paano natin sukulian ang unang pag-ibig? So, hindi kaya natin sukulian ang kanyang biyaya lahat. Sukulian ng kanyang biyaya, kahit papano, kahit bahagi ng kanyang biyaya, mabubuhay tayo sa mundong ito. Kay Roma chapter 8, verse 35 hanggang 39, sino ang makapaghihiwalay sa atin ng pag-ibig ni Kristo? Ang kaharian ba o ang kapighatian o pag-uusik o ang takutom? Ang kahubaran o ang panganib o tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa inyo ay kami ay pinapatay sa buong araw. Kami ay itinuring na mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higipa sa mga magtatakumpay sa pangitan niya at sa atin na umiibig. Sa pag-aako ay naniniwalang lubos kahit ang kamatayan man, ni ang mga buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni mga kapangyarihan, ni ang mga kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang
Alimpamang nila lang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hindi makapaghihiwalay sa atin ang sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Kaya, ito po ay napakahalagang bagay. Kaya sa ating buhay, ang pinakamahalagang bagay ang unang pag-ibig. Unang pag-ibig. Kaya ano pang nangyari sa ating puso? Kung mabubuhay tayo sa Panginoon, ay tayo mabubuhay. Kung mamamatay tayo sa Panginoon, tayo ay mamamatay. Kaya mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay para sa Panginoon. Tayo para sa Panginoon. Tayo sa Panginoon. Kaya tayo mabubuhay para sa Panginoon. Kung tayo pa ay mamamatay para sa Panginoon. Basta dahil tinanggap natin yung dakilang pag-ibig na hindi pangkaraniwang pag-ibig. Kahit gaano karami yung ating mga kasalanan, gaano kasama, gaano kadumi yung ating mga kasalanan, para dito siya pa ay ipinako sa cross upang tupusin lahat ng ating mga kasalanan. Kaya po, gaano kahalaga ang unang pag-ibig na ito? Kaya balikan po natin chapter 2, verse 4 hanggang 5. Revelation, Apocalypse, chapter 2, verse 4 hanggang 5. Balikan po natin. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo. Iniwan mo ang inyong unang pag-ibig. Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika. Gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo, aalisin ko ang inyong ilawan mula sa kinaglalagyan nito, malibang magsisi ka. Pero anong nangyari daw sa Epeso Church? Iniwan daw nila ang unang pag-ibig nila. Hindi ito ibig sabihin yung unang pag-ibig nila ay nawala na sa kanila. Kaya kung ligtas na po tayo, hindi nawala yung ating kaligtasan talaga. Pero iniwan daw nila ang unang pag-ibig nila. Iniwan. Bakit po? Bakit? Kaya ba natin iniwan yung unang pag-ibig? Inuna nila yung mga ibang bagay kaysa unang pag-ibig. Kaya po, ito po ay talagang hindi magandang pangyayari sa kanila. Paano natin iniwan yung ganitong kahalagang, mahalagang unang pag-ibig? Kaya nyo po bang nakalimutan yung unang pag-ibig? Kaya nyo po bang nakalimutan yung sakripisyo ng Panginoon Jesus na ipinakita sa ng Diyos? Imposible. Pero paano nila iniwan yung unang pag-ibig? So, ibig sabihin, hindi po ito ibig sabihin, nawala na yung unang pag-ibig. Kung gano'n, ano ang ibig sabihin? Yung pamumuha nila, tapos yung unang pag-ibig ay yung parang yung pamumuha nila, ay lumalayo sa unang pag-ibig. Yung puso nila, medyo lumalayo sa unang pag-ibig. Kaya ito pa ay isa pang warning para sa ating lahat. Kaya paano natin iwasan yung mga ganitong bagay sa ating buhay? Sabi ng Panginoon Jesus, magsisi ka. Okay. Kaya kailangan natin surin yung ating sarili para hindi po ito iwas nangyari sa atin din, para iwasan po natin yung ganitong bagay. Una, kung hindi natin ibinigay ng yung ating pansin sa unang pag-ibig araw-araw, kung hindi natin inisip tungkol sa unang pag-ibig ng paulit-ulit, ng hindi maigit, maaari ito po ang mangyari din sa atin.
So, tingnan po natin yung Epheso Church, mayroon silang gawa, pagtsatsaga, pagtitiis. Ha? Hindi sila nagpanggot daw para sa Panginoon, pero ito po ang nangyari sa kanila. Ha? Kaya dapat tayo pa'y mangingat sa ating buhay. Kaya para dito, dapat natin ibigay ng pansin sa unang pag-ibig na tatanggap natin na araw-araw ng mas maigi na pamapasalamat tayo dahil dito tayo sa yung unang pag-ibig na tinanggap natin. Kaya pakmastan natin si Jesus na siyang nagpasaktar ng ating pananampalataya. Hebrews chapter 12 verse 2. Pakmastan natin si Jesus na siyang nagpasaktar ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan inilagay sa kanyang harapan ay tinis niya ang cross. Hebrews chapter 12 verse 2. Pakmastan natin si Jesus. Isang beses lang po, dalawang beses lang, araw-araw. Siyang matatag ang nagpasaktar ng ating pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoong, sabi ng Biblia, kayo'y nakbantay na may pagpapasalamat. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magalak kayo. Filipos chapter 4 verse 4. Magalak kayo. Paano po? Ano pang condition para tayo pa magalak sa Panginoon palagi, para tayo pa mapapasalamat sa Panginoon palagi, nang tandaan po natin yung unang pag-ibig. Mga awit 118 verse 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagob mo ako at ikaw ay naging kaligtasan ko. Ang Panginoong Diyos, Jesus, siya pa ay naging ating kaligtasan. Nang naunan po natin yung lahat ng ating mga kasalanan, magkaroon tayo ng takot, paano ako maligtas? Pero nang lumapit tayo sa Panginoon, nandun pala yung dakilang pag-ibig na ipinakita sa cross. Kaya ligtas na po tayo, kaya meron po tayong buhay na pag-asa tungo sa kaharian ng Diyos, kaya ako ay magpapasalamat sa iyo palagi. Kaya ang biyaya ay nawa sa kanilang lahat na mayroong pag-ibig na hindi kumukupas sa ating Panginoon, Jesus. Kaya po, mga awit chapter 96 verse 2, umaawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ipahayak ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Umaawit kayo sa Panginoon, purihin ninyo ang pangalan niya, ipahayak ninyo ang kanyang pagliligtas sa araw-araw. Araw-araw. Kaya kailangan natin tandaan yung pag-ibig ng Diyos. Pakmastan natin ang Panginoon Jesus araw-araw. Kaya dapat magpapasalamat tayo palagi sa Panginoon. Yun po ang utos ng Diyos. Yun po ang paraan para iwasan po natin yung nangyari sa Epheso Church. Tapos, paminsan, paano iniwan ng mga Kristiyano ang unang pag-ibig nang dumating na yung mga pagsubok? Nang dumating na yung mga pagsubok. Kaya unang Pedro din po, chapter 1 verse 6 hanggang 9, sa ganito kayo'y nagagalak, bagamat ngayon, sa sandaling panahon, kailangan ninyong magtanas ng iba't ibang pagsubok upang ang katalisayan ng inyong pananampalataya na mas mahalaga kaysa gintong nasisira. Bagamat ito ay sinusubok sa pamamagitan ng apoy,
ay mauwi sa kapurihan, kaluwalhatian, karangalan sa pagpapakita ni Hesukristo. Nang dumating ang pagsubok sa ating Kristiyanong pamumuhay na hindi kaya natin iwasan, natapos naranasan po nitong lahat ng mga Kristiyano sa pansamantala, gaya ng sinabi ng sandaling panahon, kailangan ninyong magdanas ng iba't ibang pagsubok. Kaya po, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok na dumating sa iyo upang kayo'y subukin. Chapter 4 din po. Unang Pedro, chapter 4, verse 12. Kundi kayo'y magalak, verse 13, kundi kayo'y magalak, kundi kayo magalak, yamang kayo makibahagi sa mga pagturusan ni Kristo, upang kayo may matuwa, sumigaw sa galak kapag ang kaluwalhatian niya ay nahayag. Bakit meron po tayong mga pagsubok na dumating? Kahit tayo pa ay naligtas, nang tayo pa ay naligtas, talagang yung puso natin ay puspos ng galak ng kaluwalhatian, pero nang dumating ang pagsubok, nagtaka sila. Kung hindi natin naintindihan ng yung purpose ng kanyang pagbibigay ng pagsubok para sa ating kaluwalhatian, gantimpala sa langit, tapos para tayo pa'y lumango paminsan ibinigay ng Diyos yung mga mahipik na mga pagsubok para tayo pa'y lumago talaga. So, kung naunan po natin kung yung mabuting purpose, layunin ng yung pagsubok, natapos, kung naunan po natin na walang imposed bless sa Diyos, kaya natin lampasan yung mga pagsubok na may pagpapasalamat at pananampalataya. Kaya nang paminsan nang dumating ang pagsubok, huwag tayong manlupaypay, huwag tayong nalungkot, kundi palakasin natin yung ating loob upang lampasan yung mga pagsubok na ito na may pananampalataya ang pagpapasalamat sa Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti. Yung pang ano po ipinakita sa unang pag-ibig tuon sa cross. Ang Diyos ay mabuti. Meron po siyang mahalagang purpose. Tapos, ito pang nangyari sa siguro sa Epheso Church, kasi Epheso Church may gawa. Meron po silang gawa, meron po silang pagtsatsaga, pagtitiis. Kaya okay naman yung takpo nila, pero biglang ito pang nangyari, iniwan daw nila ang unang pag-ibig. Siyempre yung unang pag-ibig na iniwan nila, yung hindi po ito nakikita sa mata ng tao, kundi sa mata ng Diyos, nakita niya, kitang-kita na po ito, ano po yung pag-ibig na iniwan nila. Ibig sabihin, meron pong mga nangyari sa kanilang puso na hindi pa nakikita sa mata ng tao. Sa gawa pa mukhang okay, pero meron pong nangyari sa puso na hindi maganda. Ano po 'yon? Roma chapter 10 verse 3, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katuwiran ng Diyos, sa pagsisikap nilang may tayo ang sariling pagiging matuwid, hindi sila nagpapasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Una, ito pang mensahe para sa yung mga Hudyo, mga Israelita na tumanggi kay Jesus. Bakit sila ay tumanggi kay Jesus? Kasi inaasahan nila yung kanilang sariling katuwiran sa kanilang sariling gawa. Yung gawa nila ay inaasahan po nila. Kaya hindi kaya nilang tanggapin ang biyaya ng Diyos. Siyempre po, hindi po ito nangyari sa mga ligtas. Pero pagdating sa ating Kristiyanong pamumuhay,
dahil sa mga ating gawa, dahil sa ating mga sigasig para sa Panginoon, kung ating puso ay naging palalo, kung inisip natin dahil sa ating kabutihan, meron pong mga resulta sa ministry, ibig sabihin parang yung ating puso din ay naging palalo o umaasa sa ating sariling gaawa, katuwiran, hindi sa biyaya ng Diyos. Kaya na alam po natin, ang pagpamataas ay nauna sa kapahamakan, ang palalong diwa ay nauna sa pagkabuwal. Gaya ng kay Kan chapter 16 verse 18, ang pagmamataas na nauna sa kapahamakan. Kaya hindi pa nakikita yung mga kanilang palalong diwa, kasi sa puso nila ito pa ang nangyari, pero nakita ng Panginoong Diyos. Kaya si Hezkia din, Haring Hezkia, ay hindi tumugon ayon sa kabutihang ginawa sa kanya. Hindi tumugon, sapagkat ang kanyang puso ay naging palalo, kaya ang poot ay dumating sa kanya. Sa Juda, sa Jerusalem, Ikalang Kronikar, chapter 32, verse 25. Kaya dapat luwahati natin ang Panginoong Diyos palagi. Huwag sa amin, Panginoon, huwag sa aming Panginoon, kunti sa inyong pangalan, ibigay na ang kaluwahatian. Doon sa mga awit 115, verse 1. Huwag sa amin, kunti sa inyong pangalan. Palagi tayo pa'y magpapagumpama sa harapan ng Diyos. Palagi natin ibigay ng yung kaluwahatian sa kanyang pangalan. Dahil yung lahat ng bagay hindi nagaganap sa ating sariling kalakasan, kundi sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. Sa pamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng Panginoon Jesus. Kaya ito pa ang patotoo ng Apostle Pablo na Unang Corinto chapter 15 verse 10. Subalit sa pangitan ng biyaya ng Diyos, ako'y ako. Ang kanyang biyaya ay naibinigay sa akin, hindi nawalan ng kabuluhan. Sa halip, ako'y nalilingkod na higit kayo sa kanyang mga lahat, bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sa akin. Kaya, yung sakripisyo ng Apostle Pablo ay malaki po. Pero hindi po siya naging mayabang dahil dito, kundi naging mas mapagkumpawa sa harapan ng Diyos, dahil sa totoo lang siya po ay naging apostle hindi dahil sa kahit anuman, kundi dahil sa biyaya na ibinigay ng Diyos sa kanya. So tandaan mo natin ito. Tapos paminsan-minsan, paano natin iniwan yung unang pag-ibig nang pumasok ang pag-ibig tungo sa salibutan? Kaya nangyari kay Demas, Ikalang Timoteo chapter 4 verse 10, sapagay iniwan ako ni Demas. Si Demas po, isa pang mahalagang manggagawa ng Diyos sa panahon yon, pero sa huli, gaya ng Ikalawang Timoteo, ito pa ay ano po, huling mensahe ni Apostle Pablo bago siya ay naging martyr, iniwan daw si Apostle Pablo ni Demas na umiibig sa sanibutang ito. Umalis na siya, natungo sa Thessalonica. Kaya kung pumasok na yung pag-ibig sa sanibutan, tungo sa sanibutan, kaya huwag ninyong ibigin ang sanibutan, yung mga bagay na nasa sanibutan, huwag ninyong ibigin ang sanibutan. Kaya sapag ang mga bagay nito maging may bigin sa sarili, kanilang sarili, may bigin sa salapi. So ano po ang katangian ng mga katapusan ng panahon sa puso ng tao? Magiging may bigin sa kanilang sarili, self-love, may bigin sa salapi,
Ano po? Walang utang na loob. Ganito po ang nangyari. Kaya po dapat iwasan po natin yung pag-ibig tungo sa sanibutan na pumapasok sa ating puso. Para iwasan po natin mga nangyari sa Epheso Church. And tapos, Ikalang Timoteo chapter 3 verse 4, mataksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip ng mga maibigin sa Diyos. Maibigin daw sa kalayawan sa halip ng mga maibigin sa Diyos. So kaya po sa palibot natin, maraming tukso, lalong-lalo sa ating panahon. Dahil malapit na po yung katapusan ng mundo, dapat tayo pa'y mangingat. Kaya maraming tukso sa palibot natin. Kaya si ano pang nangyari si Haring Solomon? Oh, dahil sa mga babae, umalis siya sa Panginoon. Umalis siya sa Panginoon. Kaya ikalawang unang hari chapter 11 verse 9, kaya ang Panginoon nagalit kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon. Kaya dahil sa babae, dahil sa lalaki, no? Kaya ang Panginoon nagalit kay Solomon dahil sa magkamundong kasiyahan, dahil sa magkamundong kalayawan. Si Haring Solomon ay umalis. Ang kanyang puso ay lumayo na sa Panginoon. Sino po si Solomon? Siya pa ang pinakamataling ng tao sa kasaysayan ng tao. Tapos, pasimula naman, siya pa ay talagang matapat na lingkod ng Diyos. Pero ito pang nangyari dahil sa yung mga dahil tinanggap niya yung mga paknanasa ng laman. Yung tukso ng laman, Satanas, no po. Kaya po dapat iwasan po natin lalong-lalo na yung mga ganitong panahon. Tapos kung pumasok na yung mga iba't ibang kasalanan, basta Isaiah chapter 48 verse 22, walang kapayapaan para sa masama, sabi ng Panginoon. Walang kapayapaan. Kaya basta kung bumasok na po yung iba't ibang kasalanan, so unti-unti naging malamig yung ating puso, yung ating pag-ibig, naunang pag-ibig. Kaya po dapat natin iwasan yung mga ganitong bagay. Kaya araw-araw dapat tandaan po natin yung pag-ibig ng Diyos. Dapat natin surin yung ating puso. Tapos gaya ng unang Juan chapter 1 verse 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat na banner magpapatawa sa ating mga kasalanan. Kaya mula sa ating puso talaga dapat tayo pa ay magsisi kung meron po mga meron pong mga kasalanan sa ating puso, buhay dapat natin itinapon sa labas. Tapos dapat tayo pa lumapit sa Panginoon na may nagsising puso. Tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kaya po iwasan po natin yung mga ganitong bagay. Paano? Kaya tandaan po natin yung pag-ibig ng Diyos araw-araw na may pagpapasalamat sa Kanya. Ipahayak po natin yung ebanghelyo sa ating patuloy-tuloy. Tapos iwasan po natin yung mga ating sariling katuwiran. Nang dumating na yung pagsubok, dapat maunan po natin yung anong purpose ng pagsubok. Dapat palakasin natin yung ating loob. Kaya sa pamamagitan nito, dapat iwasan po natin
yung mga bagay na nangyari sa Efeso Church. Tapos, kaya po, balikan po natin, Revelation chapter 2. Verse 5, kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisika, gawin mo ang mga bagay na inyong ginagawa mo nung una. So, first works. Ano pang unang gawa? Yung unang gawa, ibig sabihin, yung mga gawa galing sa unang pag-ibig, ito pang unang gawa. Ano pang unang gawa? Ito pa ay gawa ng mga naligtas sa pangitan ng unang pag-ibig. Ito bang mga gawa dapat gawin ng mga naligtas sa pangitan ng unang pag-ibig? So, yung pangunang gawa. Unang gawa. Yung mga gawa nakabase sa unang pag-ibig. Kaya ano ang aking isusukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Yung pang patotonang na may unang pag-ibig. So, yung pang unang gawa. So, ang pag-ibig ni Kristo ang humihimok sa amin. Yung unang pag-ibig, ito pa ay nagiging malakas na yung motibo para tayo pa ay nakbago, para tayo pa ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya po, ano pang maring unang gawa? Kaya Mateo chapter 25 verse 21, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling mabuti ang tapa na aliping, maging tapa ka sa kaunting bagay, pamamahalin kita ng maraming bagay. Darating ang Panginoong Jesus. Pumasok ka sa kagalakan ng inyong Panginoon. Kagalakan ng Panginoon ay darating po, pumasok ka. Sino po yung mga mabuti ang tapat na Kristiyano? Sino pa ang mabuti ang tapat na Kristiyano? Yung naging tapat ka sa kaunting bagay. Few things. So, patating sa yung unang gawa, tungkol sa unang gawa, ngayon, isipan natin yung mga basic na ilang mga bagay. Una, Lucas chapter 17, 7 hanggang 10. Sino sa iyo na may aliping na naararo o naalanga ng mga tupa, magsasabi sa kanya, pagkagaling sa bukid, pumarito ka agad, maupo sa hapak ng pagkain. Sa halip, hindi ba niya sasabihin sa kanya, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbikis ka, paglingkuran mo ako hanggang sa ako'y makakain, makainom. Pagkatapos ay kumain ka at uminom. Anong ibig sabihin po ito? Yung ating paglilingkod sa Panginoon. Mayroon po tayong trabaho. Tapos pagkatapos ng trabaho, mayroon pong yung paglilingkod sa Panginoon sa iglesia, sa bahay, sa ating lipunan, para sa ebanghelyo, para sa evangelism, para sa iglesia. Verse 9, pinasalamatan ba niya ang alipin sapagkat ginagawa niya ang iniutos sa kanya, gayon din naman kayo. Kaya sa labas, sa loob, sa ating ministry, sa loob na ating puso, lahat, sino pang ating amo, sino pang ating Panginoon, Panginoon Jesus, ang dapat maglilingkod tayo sa kanya sa pangitan ng ating talento, oras tsaka talento, no? Kaya sana dapat meron po tayo, kung ligtas na po tayo na medyo konting matagal na, kung sigurado tayo, sigurado kayo sa inyong kaligtasan, para kayo po ay lumago spiritual, sana magkaroon kayo ng mga
mga ministry, kung choir, kung church score, kahit sa paglilinis, paghuhugas ng plato, magkusina. So kahit anumang bagay po, dapat meron po tayong responsibilidad sa church. Attend lang, parang bisita lang. Kung ganun, paano tayo lumago? Paano natin sukulian ang kanyang biyaya? Okay, paano tayo lumago sa ganitong Kristiyanong pamumuhay na walang sakripisyo kahit konti para sa kanya, kahit sa oras, sa bahay, kahit sa ano, dapat lumalapit tayo sa Panginoon palagi, sa panalangin, sa ministry, sa pakikinig. Ito pa ang pinaka basic, yung ating oras, yung ating puso, ating talento dapat gamitin para sa Panginoon. Kaya kung ligtas na po tayo, dapat meron po tayong gawa. Ligtas na daw siya, pero wala pang gawa, walang pagbabago, walang gawa, walang sakripisyo para sa Panginoon, kahit sa oras, ano-ano. Kaya sinang makapagsabi na siya po ay naligtas? Kaya sabi ng Santiago, ipakita mo ang inyong pananampalatay sa pamamagitan ng inyong gawa. Dama po, hindi to ibig sabihin maligtas tayo sa ating gawa, pero kung ligtas na tayo sa pamamagitan ng pananampalataya bilang disciple, ito dapat meron po tayong gawa. And tapos Lucas chapter 16 verse 9 hanggang 13, sinasabi ko sa iyo, makipagkaibigan kayo para sa inyong mga sarili sa pangitan ng mga kayamanan ng kalikuan, upang kung ito ay maubos na, kailangan tanggapin kayo sa mga walang hanggang tahanan. Ang tapat sa kakaunti, tapatin naman sa marami. Hindi tapat sa kakaunti, hindi rin naman tapat sa marami. Kung kayo ay hindi naging tapat sa kayamanan ng kalikuan, sino ang magtitiwala sa inyong mga tunay na kayamanan? Kaya po, yung mga material na bagay, mga tithe and offering, kaya kung meron pong isang tunay na ligtas, una, dapat meron po silang oras para sa Panginoon, dapat meron po silang mga sakripisyo kahit papaano sa pangitan ng kanyang oras, talento, para sa mga ministry, kahit anumang ministry. So yun po ang unang gawa para tayo pa'y lumago, not tuloy-tuloy. Dapat meron po tayong unang gawa nakabase sa unang pag-ibig, not tuloy-tuloy. E tapos tayo'y mabuhay para sa Panginoon, tayo'y mamamatay para sa Panginoon. So yun po ang pusong ligtas, gusto nilang sukulian ng kanyang biyaya kahit sa pangitan ng kamatayan. Kung gano'n sa kanila, yung pagbibigay ng konting offering, mga tithes lang daw, ay siyempre hindi po ay maliit na bagay. Ang tapat sa kakaunti ay tapatin naman sa marami. Kaya sa pamamagitan ng ating sakripisyo, siyempre upang ibahagi ng ebanghelyo, meron pong mga gastos, meron pong mga sakripisyo na kailangan. Sino po ang mag-sacrifice para sa mga hindi ligtas? Ang naunang ligtas. Kaya po, hindi sa pamamagitan ng sakripisyo ng iba, kundi sa pamamagitan ng ating sariling sakripisyo, dapat iligtas ang mga kaluluwa. Kung ganun, tutulungan tayo ng Diyos para tayo pa ay naging mas maayos upang maibahagi ng ebanghelyo. Kaya, ano po yung ministry? Kung choir, kung mga ano po, paglilinis, magkusina, kahit anumang ano po ministry, dapat meron po tayong ministry para sa iglesia ng Diyos, iglesia niya. Tapos dapat natin ihandok yung mga ating material na bagay, kaya 10%. So ibig sabihin, lahat galing sa Diyos, pero yung bahagi lang unahin natin ang Panginoon. Ito pa ang ating
pananampalataya na kaya natin ipakita. Ito pa ang ating pag-ibig na kailangan natin ipakita sa Panginoon. Tayo po ay umibig dahil siya po ay unang umibig sa atin. Kaya paano natin sukulian ang kanyang biyaya? Yung mga counting bagay po, oras, talento, ministry, tapos yung mga material na bagay. Kailangan natin ihandog patuloy-tuloy para tayo po ay lumago. So, kaya po, ito po ang mensahe ng Diyos para sa mga naunang ligtas doon po sa Efeso Church na may unang pag-ibig, na may unang gawa. Okay, hanggang dito po, manalangin po tayo. Mabaging namin aming Amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Ngayon araw, pinaran po natin kung ano po ang unang pag-ibig, kung gaano kahalaga yung unang pag-ibig na natanggap po namin sa pangitan ng sakripisyo ng Panginoon Jesus. And tapos pinaran po natin kung anong dapat nating gawin bilang unang gawa na nakabase sa unang pag-ibig. Pakitulungan niyo po kami upang tuparin ang inyong kalooban sa pangitan naming buhay para sa inyong kaluwalhatian, lalong-lalo na upang maibagi ng inyong ebanghelyo. Pakibigyan mo kami ng inyong kapangyarihan, kaalaman, karunungan sa pangitan ng inyong banal na Espiritu. Maraming salamat po sa inyong lahat ng biyaya. Itinalangin namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo, aming Panginoon. Amen.